isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Bago po tayo dumako sa ating pambungad na panalangin, atin muna pakinggan ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, talatang 96, verses 1 hanggang 4. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila ng niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat igalang. Tayo po'y sandaling manalangin. O aming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon na nagpapasalamat po kami dahil patuloy naming nararanasan ang buhay, taglay ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. Salamat Panginoon sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pag-asa na lagi naming nararanasan sa pagmulat ng aming mga mata sa bawat umaga, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba, at nais namin na sa sandaling ito, Panginoon, amin pong maibalik sa iyo ang karapat-dapat na pagsambang nakalaan sa isang Diyos na walang katulad, sa isang Diyos na mapagmahal, mapagkalinga, na patuloy na nararanasan po namin sa amin pong buhay sa bawat sandali, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, muli kaming nagpapasiyasat ng aming mga puso't isipan sa iyo, Panginoon. Anumang karumihan ng inyong pong nakikita sa amin, anumang mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong paningin, Panginoon, na amin pong naisip, nasabi at nagawa. Lahat ng ito ay amin pong isinusuko sa iyo sa sandaling ito. Humihingi kami ng tawad ng paglilinis mo, Panginoon, sa pamamagitan ng makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Hugasan mo po kami, Panginoon, simula ulo hanggang sa talampakan sa aming buong katawan, Panginoon. At nais namin ang aming buhay na sa oras na to sa iyong harapan, Panginoon, ay magsilbing mabangong sambiyo sa mga awitin na aming ihahandog sa pangunguna mo, Panginoon, sa aming mga praise and worship team, Panginoon. Nais po namin, Lord, na talagang maging katanggap-tanggap ang lahat ng ito sa iyong harapan. Maging sa iyong tagapagsalita sa oras na to, amin din pong hinihiling ang karunungan na nagmumula sa iyo at ang mga salitang nais mong maiparating sa amin, Panginoon, ang siyang lumabas sa kanyang mga labi. Puspusin mo siya ng karunungan, ng katwiran mo, Panginoon. At tunay na ang bawat salita, Lord, na mahayag sa aming kalagitnaan ay patuloy na tumimo sa aming mga puso at maipamuhay namin sa araw-araw. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buong panahon ng aming pagsamba simula sa simula hanggang sa pagtatapos, at hayaan mo na sa aming pag-uwi, Panginoon, taglay namin, Lord, ang katagumpayan ng bawat salita na mahahayag sa amin at ang kabuhayan ng iyong mga salita sa amin pong pamumuhay sa araw-araw. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yan, magandang umaga po sa Baris, ha? Ating simulan ang ating gawain ng awitan ng ating Panginoon, ng awitan na pagbabatian. Let's sing, I Love to Be in Your Presence. With your people singing praises, we love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Love to be, I love to be in your presence, with your people singing praises, we love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet, you set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice.
Palakpakan po natin ang baptism. So we are loved to be in your presence, Lord God. Singing praises, we love to stand and rejoice. Lift my hands and praise, Father. I love to be, yeah, I love to be in your presence with your people. Singing praises, we love to stand and rejoice. If my hands and raise my voice, you set my feet. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me a reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be, I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet, you set my feet to dance. You give my rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. I lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. I lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. I lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Palakpakan natin ating Panginoon. Truly, that we love to be in His presence together with the people singing praises. Are we ready to sing to the Lord pa sa umagang ito? Lahat ng nais magpuri sa ating Panginoon, pwede ko pa marinig yung amen. Amen! Let's continue to sing all together like a tribe to glorify the holy name of the Lord. Sing all together, every tribe. Every tribe will see your glory, every nation, every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Matchless, endless, love unrestrained.
Just sing like a tribe to the Lord. In matchless, endless love unrestrained. This is our God, the ever-reaching grace and glory, honor and shame. I'm to our God, I'm to our God. Matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever-reaching. There is no one like you, God. There is no one like you, God. There is no one like you, God. Let's continue to sing to the Lord. I know, lahat tayo tumako sa desierto ng buhay natin. Inauuaw tayo. Hindi natin alam ano yung nasa paligid natin. Mainit. Pero ang Lord, unlike what He did to the people of the Israel during the Egypt time, di ba? Tinulungan niya ang mga Israel na makalaya ang kinabayan kahit anong desierto ng buhay. And I know the God is the most powerful. He will never leave us nor forsake us. Let's continue to sing to the Lord this song, Desert Song. This is our prayer line. Let's continue to clap and sing to the Lord. This is my prayer in the desert. When all that's within me feels dry, this is my prayer and my hunger and need. My God is the God who provided me. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a big roof of more worth than gold, so refine the Lord through the flames. I will bring praise, I will bring praise. No weapon forms again shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. And I am a conqueror and conqueror with Christ. So firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon forms again shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is in. I will bring praise, I will bring praise. No weapon forms again we shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Sing all of my life. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, Lord. I have a reason to worship. Sing all of my life, all of my life, in every season, You are still God, amen. I have a reason to sing, I have a reason to worship. You was the God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. One more time. All of my life, in every season, You was the God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. Shall remain. I will rejoice,
is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No matter falls, you can shout, remain. I will rejoice, I will declare. God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No matter falls, you can shout, remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, He is here. Be emptied again. The seed I receive, I will sow. That we will bring praise to you, Lord God. We will rejoice and declare, because you are here, Panginoon, even in the deserts of our life, Lord God. I know, even in the wilderness, Panginoon, you are there. You will never leave us nor forsake us, Lord God. Let's continue to sing to the Lord. Still we are here. Still God is there for each and every one of us. Yes, hallelujah. Truly you're the great God. You're a refuge. Still know you are.
And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Yes, sir, God. As we continue by now, here we are, continue to sing. Here we are, ready to worship you by now. Let your presence be with us this morning again. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Yeah, I'll never.
to bow down. Here I am to say that. Here I am to say that. You are God. You're my God. Amen. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow. To say that you're my God. We're all together loving, all together worthy, all together wonderful to me. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Yes, oh God, truly dear God, Panginoon, it's always still. Lumipas man in every season of our lives, you are still there, Panginoon. And right now, Panginoon, lumalapit kami. Marating kami sa iyo, Panginoon, upang papurihan ka, sambahin ka, Lord God. Truly, you are the God that will never leave us nor forsake us, even if the desert in our lives, Panginoon. You are always there, Lord God. And throughout the wilderness, Panginoon, I know you are there. You will cover us with your clouds, Panginoon. You will cover us through all the circumstances, Panginoon, because I know we will overcome because we have you, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Let's give our glory. Let's give the praise sa ating Panginoon lamang. Palakpakan natin siya at declare natin na siya ang dakila sa ating buhay. This is all we pray, Panginoon, in the mighty name of Jesus. We say amen. Sige po, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating lahat. At sa patuloy na pagpapala ng lahat ng bagay na ating pong tinatangkilik. Ito man ay kaarawan, anibersaryo, o mga pagpapala na sa ating po'y dumarating. Marapat na ating pong purihin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Tayo po'y manalangin. Sa umaging ito, Panginoon, sama-sama kaming nagpupuri sa iyo, nagpapahayag ng aming pagkilala at pagbibigay ng pagpapasalamat sa iyong mga ginagawa sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa bawat araw ng pagpapala sa mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo, sa kagalingan, kalakasan, sa pag-iingat, sa proteksyon, Panginoon, sa lahat ng mga gawain. Sa iyong pagtugon sa mga panalangin, O Panginoon, sa patuloy na kalakasan sa bawat araw, lalo sa panahon ng panghihina. Sa iyong pagdinig sa aming mga dalangin sa nakalipas na mga panahon. Sa lahat ng mga biyaya na sa amin po iyong ipinibigay, Panginoon, sa iyong mighty provision. Salamat po, dakilang Ama. Salamat maging sa mga instrumento ng biyaya at kagalakan sa amin, Panginoon. Sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatiran, Panginoon. Salamat po dahil sa mga panahon na kami ay nanghihina, ginagamit po sila upang aming maging kalakasan. Salamat po, Panginoon, maging sa mga challenges, sa mga pagsubok ng buhay na
dumarating sa amin. Tunay po, O Diyos, na walang ibang bagay o walang ibang dapat unahin gawin kundi ang magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo sa lahat ng mga bagay ng ito. Narito po sa unahan, Panginoon, ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod na mayroong kanikanyang kapahayagan ng pagpapasalamat sa iyo. Mangyari nawa na sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay na iyong lingkod, iyo pong igawas sa kanila ang iyo pong basbas at pagpapala. Maganda umaga po sa ating lahat. Ayan, good morning po. Kaunting naantala tayo. No? nabati nyo na ho ba yung katabi ninyo? Na po. Na good morning. Ngayon po ay araw ng sama-samang pagsamba sa ating mabuting Diyos. Ano po ngayong umaga? So, sino yung absent last week? Sana wala na no, tayo sa... Tayo-tayo pa rin. Na tayo po yung madadagdagan at patuloy na magpapatuloy sa ating Panginoon. So, ngayong umaga po, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa... may paksa na remember the wilderness. Remember the wilderness. Nakarating na ho ba kayo ng wilderness? Nakaranas na po ba kayong maglakbay sa isang wilderness? Ano ba yung wilderness? Ito po yung isang lugar na kung saan ay kulang ang mga resources. O puro halos puro mga bato, mga buhangin, walang masyadong puno, walang masyadong mga hayop, walang masyadong halaman. Yan po ang wilderness o disyerto, kumbaga sa atin. Ano po? So, kung akin pong, yung akin pong pinag-aaralan ang wilderness o yung isang lugar na kung saan pinagkampuhan ng mga Israelita para siyang mahirap ngang tumira sa lugar na yon. Pero bago po yon, atin muna pong basahin ang Deuteronomy chapter 8, verse 2. Sabi po rito, "Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness for these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands." Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras pong ito, Ama, amin pong itinataas, ipinagkakatiwala sa inyo ang amin pong pag-aaral, ang amin pong pag-uusapan ngayong umaga. Guide us, Father God. Bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan, higit Panginoon ang inyo pong linggon. I-guide niyo po ako, Panginoon, sa inyo pong naising mensahe na ihayag sa umagang ito. Sa'yo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ang Deuteronomy ay isang aklat na kung saan ay nabanggit na po sa aklat ng Exodus yung mga nilalaman. So ang Deuteronomy po ay ito isang aklat na inulit muli kung ano yung ang laman ng unang sinabi sa Exodus. Ang Deuteronomy po ay isang muling pagbasa sa mga kautusan at pamantayan ng Diyos. Kaya po siya inulit, dahilan po ay ang mga Israelita ng mga panahong ito, wala na po yung luma o yung dati. Bakit po? Pag inaral po natin ang background ng Deuteronomy, tapos na po ang halos 40 years. Sabi po dyan, nabanggit sa verse 2, ay tapos na yung 40 years. Kung ating pong babalikan, ilang taon ho si Moses noong siya ay tawagin ng Diyos? Parang narinig ko, 80. Ano? Yan, 80. Noong po siya ay umalis sa Egypto po, 40 years po siya, 40 years old po siya. Noong makapatay po siya ng isang Egypto at noong magtangka siyang mamagitan sa dalawang Israelites, ay alam pala nila na siya ay isa siya sa pumatay ng mga Egyptian, isang Egyptian. Kaya ho, noong siya ay nalaman niya yung ganung sitwasyon, tumakbo siya pupuntang ilang. 40 years ho ulit siya doon. Ano po? 40 years ulit. After 40 years po, tinawag siya ng Panginoon na pangunahan ng buong Israel, palayain mula sa mga kamay ng Egypto.
ano po, ng paraon. After 40 years, napalayan niya na. Nadala niya na po sa ilang. Nadala niya na sa isang lugar na kung saan iniutos ng Diyos. So after 40 years ulit po, siguro yung mga kaedaran ni Moses sa mga panahong yon ay lagas na. Ubus na. So ilang taon na ho si Moses sa mga panahong ito? 40 plus 40 plus 40, 120 na. So mahirap na pangunahan ni Moses ang Israelites papunta sa lupang pangako. Kaya ang sabi ng Diyos, Moses, hindi ka na makakatawid pa. Matanda ka na. O ikaw ay tapos na ang iyong tungkulin. Mayroon na akong pinili na mangunguna sa kanila papuntang lupang pangako. Pero mayroon pong binigay ang Diyos kay Moses na isa pang pagkakataon na pangunahan ang bansang Israel. Ito po ay muling itatak sa kanilang puso't isipan ang mga salita ng Panginoon. Kung paano maging matagumpay, paano sila magtatagumpay patungo doon sa lupang pangako. So chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, hanggang chapter 7. Pagdating po sa chapter 8, ito po yun, ang napakahalagang mensahe para sa mga Israelites. Remember the wilderness. Alalahanin ninyo ang panahon na kayo ay nasa lugar na walang ibang dapat asahan kundi ang Diyos, ang wilderness. Ano po? So, ano po nga ba ang mga bagay na dapat alalahanin ng mga Israelites? What are the things that the Israelites should remember while they were in the wilderness? Ano yung mga kailangang ipaalala at paalala ni Moses? Mga kapatid, ang wilderness ay lugar kung saan sinusubok ng Diyos ang mga Israelita. Kaya una, remember to completely obey God's word. Ito yung unang nilagay ni Moses sa chapter 8 verse 1. Sabi doon, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibigay o binigay ko sa inyo ngayon. So, unang batas ibinigay nung first generation, sa pangalawang henerasyon, binasa muli ni Moses. Babaunin nila ito patungo sa lupang pangako. Naalala ko po noon, nung ako po ay papasok pa lang ng first year high school, ang daming bili ng tatay ko sa akin. Ganto dapat ikaw, ganto ka makitungo para hindi ka gantuhin ng classmate mo, ganto ka dapat mangusap. Madaming bilin. Si Moses po parang isang ama na nagbibilin sa kanyang anak na patungo ho sa isang lugar na lalayo sa kanya. Ang bilin po sa kanya, ang bilin ni Moses kasama ang Diyos, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. So, what are the results of being obedient to God's word? Ano bang magiging resulta? Doon pa rin po sa verse 1, sabi doon, upang humaba ang inyong buhay. Sino po dito ang gustong humaba, umahaba ang buhay? May ilang nagtataas. Parang yung iba gusto, okay na to. Mga kapatid, ito yung pangarap natin. Humaba ang ating buhay. Makita natin yung ating next generation, especially ho sa mga magulang. Makita yung kanilang mga anak na nagtatagumpay. Nakikita niyo yung kanyang mga anak na ginagawa din yung mga bagay na mabuti na kanyang ginagawa. Ano ba po? Humaba ang buhay? Dumami ang inyong lahi? Kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Ito po yung kabilin-bilinan ni Moses sa verse 1, chapter 8, verse 1. Sunding mabuti. At ito rin po ang bilin ng Diyos kay Josue, chapter 1, verse 8. Alalahanin mo palagi, basahin mo palagi ang aklat upang hindi ka maiwalay, upang hindi ka malayo sa mga aral. Mga kapatid,
Ito po yung bilin ng isang ama sa kanyang anak na patungo sa tagumpay. Bakit po? Minsan pagtagumpay na ang isang tao, nakakalimutan na ang Diyos. Kapag dumating na sa punto ng isang individual ang tagumpay, nakakalimutan niya na ang Diyos. Ano pa ho ang dapat na alalahanin ng mga Israelites habang sila po ay patungo doon sa lugar na inihanda ng Diyos? What are the things that the Israelites should remember while they were in the wilderness? Habang sila ay pinapaalalahanan, habang sila ay kausapan ni Moses, ano pa yung dapat na ihanda nila, dapat na ilagay sa kanilang mga puso at isipan? Pangalawa pong bagay, remember the goodness of God. Remember the goodness of God. Mga kapatid, sa verse to, sinasabi po roon, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon. Ilang taon po? 40 years. Ang sabi po dyan, ano pa huwing dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na umabot ng 40 years ang mga Israelites sa wilderness? Ano ang dahilan? Ito po ang dahilan. Upang matuto kayo, sabi ni Moses, upang matuto kayong magpakumbaba. Yung wilderness pala ng buhay ng mga Israelites ay pagtuturo sa mga Israelita na magpakumbaba. Natingnan ang ginagawa ng Diyos at gagawin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pangalawa po ay sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Mga kapatid, sa panahon ng wilderness ng ating buhay, parang katulad ho ng mga Israelites, ito'y panahon ng paghubog ng ating pananampalataya patungo sa naisin ng Diyos. Habang tayo po'y nandito pa lang sa lupa, ito po yung tinutukoy ng Biblia na wilderness ng mga Kristiyano. Habang ikay ay nabubuhay, patuloy kang hinuhubog ng Diyos. Kaya po, ang dapat na pananaw ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano, unang-una, hindi niya kaliligtaan ang salita ng Panginoon. Pangalawa, hindi niya kalilimutan ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Noong mga nakaraang araw, na makaraang taon, na mga nakaraang panahon sa kanyang buhay, hindi niya dapat kalilimutan yun. Ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Ganito rin po yung paalaala ni Moses sa mga Israelites. Huwag niyong kalilimutan. Bakit po? Sa verse 3, sabi po dyan, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala, ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa salita o sa bibig ng Diyos. Ano pa ho ang mga katibayan na ang Diyos ay kumikilos sa panahon na nasa wilderness ang mga Israelites? Sabi po dyan, hindi niya kayo pinabayaan. Kaya ho sa panahon ng ating wilderness, ng ating buhay, sa journey ng ating pananampalataya, hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. At ito po'y nakita natin sa bansang Israel na ang tanging nais ng Panginoon, ng Diyos, ay tingnan itong pagkakataong ito na wala silang aasahan kundi ang Diyos. The same sa atin po bilang mga Kristiyano. Kaya pag dumaranas ho tayo ng mga pagsubok, ang dapat na sa puso at isip po natin, walang ibang tutulong kundi ang Diyos. Laging tingnan mo ang goodness. Lagi mong tingnan ang kabutihan ng Diyos. Ano pong pinrubayad ng Panginoon? Pagkain. Kasi sa wilderness, wala ka talaga mahukuhang pagkain. Limited ang resources. Eh ang bawat paligid ng wilderness, sa mga panahon pong yun, kalaban ng Israel. Pag
pupunta sila sa kanan, gigirahin ho sila. Pupunta sila sa kaliwa, gigirahin ho sila. Pupunta sila sa bandang itaas, gigirahin po sila. Ano pong gagawin nila? Kundi magtiwala sa Panginoon. At ito po rin ang gustong iparating sa bawat isa sa atin. Sa journey ng ating buhay pananampalataya, ang tanging tutulong ho sa atin, ang pinakamakapangyarihang Diyos ay ang Diyos natin na sa langit. Binigyan nga kayo ng pagkain. Sabi po dito, mana. Hindi po yung mana na lupa, bahay, hindi po. Mana. Ibig sabihin, tinapang. Sabi po, ito yung mga butil-butil na pwedeng gawing tinapay. So, pwede ka lang kumuha ito tuwing umaga. Hanggang 6 days lang. Pag inimbak mo yun sa bahay, mabubulok. Na nagre-representa man po na huwag kang kukuha ng sobra sapagkat marami pang kukuha din. At isusupply naman ng Panginoon araw-araw ang iyong pangailangan. Ang bilin sa kanila ng Diyos, kumuha lang kayo ng sapat sa inyong makakain everyday. Ito po'y nagre-represent na tuwing tayo po'y lalapit sa Panginoon, tuwing tayo pupunta sa harapan ng Panginoon, bibigay niya, ipuprovide niya ang ating pangailangan araw-araw, that day. Ano ba po ang ginawa ng Panginoon? Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Ibig sabihin sa pagkain, physical, kundi dapat nabubuhay ang tao sa pananaw. Na ano po? Na dapat ang salita ng Panginoon ay nasa kanya. Ito po ang ginamit ng Panginoong Jesus nung po siya ay tuksuhin doon sa ilang, sa disyerto din. Kaya alam po natin, maging ang Panginoong Jesus, nung siya po ay nasa disyerto, ang disyerto po ay panahon ng tukso, panahon ng pagsubok, panahon ng pagmumold. Pero alam ng Panginoong Jesus, ang Diyos ang magpuprovide ng pangailangan. Lahat ng kanyang pangailangan. The same principle na ibinigay ng Diyos sa Israelites. Ang Diyos ang magpuprovide. Kaya po mga kapatid, dapat hindi lang ho tayo nabubuhay, trabaho ng trabaho para kumita ng pera, para may pagkain. Hindi po lang ito ang buhay. Ang pinakamahalaga po, kasama natin ang salita ng Panginoon. Kasama ho natin ang salita ng Panginoon. Ano pa ho ang ginawa ng Diyos? Verse 4, sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong mga kasuutan, ni hindi namaga ang inyong mga paa sa paglalakad. Grabe ang Diyos mag-provide. Grabe din ang Diyos yung protection niya. 40 years. Ano kaya? Kung siguro kung damit natin, siguro damit na maliliit, baka hindi na kasya ho yun. Kaya lang ang mga damit naman ginagamit ho noon, mga parang mga balan ho, parang mga kumot na itatabing ho ng ganon. Kaya ho sabi, 40 years. Walang resources. Pero iningatan sila ng Panginoon, yung kanilang mga ginagamit, hindi nasira. Kaya ho, makikita ho natin sa pagkakataon pong ito, ng 40 years nila sa disyerto o sa wilderness, pinrovide ng Diyos ang lahat ng kanilang pangailangan. Kaya habang ho tayo na sa mundong ito, habang tayo po ay namamalagi, ito po yung wilderness, ito yung buhay natin, yung journey natin na tinitingnan natin na huhubugin at tinuhubog tayo ng Panginoon, hindi ang Diyos magkukulang sa ating mga pangangailangan. Kahit yung, di ba ho, ang ating mga sapatos, matagal na yung 3 taon, magpapalit na tayo. Pero sila, ilang taon po? 40 years. Tayo ho, ang damit natin, siguro, ilang suot lang, bili na naman tayo ng bago. Pero sila ho, 40 years. Ang kagandahan po doon, ang makikita ho natin, ang Diyos nagpo-provide ng kanilang pangailangan. At the same mensahe na ibinibigay ng Diyos sa atin. He will provide. Pagkain,
bibigay niya. Pangangailangan suutin, ibibigay niya. Naalala ko po yung kwento ni sino yung pinakain ng Diyos sa pamamagitan ng uwak? Elijah. Ang Diyos kaya mag-provide ng pagkain gamit po ang uwak. Ano pa ho ang ginamit ng Diyos? Babaeng balo, walang resources. Pero ginamit ng Diyos, pinagpala ng Diyos para pakainin ang kanyang lingkod. Mga kapatid, ganito ang Diyos. Kaya niyang gawin ang hindi kayang isipin ng isang tao ng tulad ho natin. Ang kailangan lang, magtiwala. Alalahanin lagi ang goodness ng Panginoon. What are the things that the Israelites should remember while they were in the wilderness? Pangatlo pong bagay, remember to keep God's word with fear. Hindi lang ho alalahanin ang salita ng Panginoon, kundi kasama yung pagkatakot na pagsunod sa Panginoon. Verse 6, sabi po dyan, kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Ito po yung sabi ni Moses sa kanyang, sa mga Israelites. Bakit po? Ito po yung warning, paalaala sa mga Israelites na sapagkat pagdating mo ninyo sa lupang pangako, sagana doon. Baka hindi nyo na maalala ang Diyos. Sabi po sa verse 7, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain, lupain sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Ito po yung pinigil ng Diyos na maranasan ng mga Israelites, yung managana sa buhay, para turuan silang magdepende sa Diyos. Kailang papasok na ho sila doon, papunta na ho sila doon. Kaya matindi ang pangangaral ni Moses na kapag kayo nandoon na o sagana ng iyong buhay, huwag niyong kalilimutan alalahanin ang Diyos. Huwag niyong kalilimutan alalahanin nung kayo ay nasa disyerto pa o nung kayo ay nasa wilderness pa, ano ang ginawa ng Diyos sa inyo? Kaya sabi niya, matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Ano pong meron sa lupang pangako? Sagana, mainam. Kaya po nung nagpa-spy po doon si... Sino pong pumuntang spy doon? Si Caleb at saka si Josue. 12 pong spy. Pero yung 10 po, negative ang lahat ng sinabi. Malalaki ang mga tao doon, hindi natin sila matatalo. Mahirap kalalabanin, malalaki sila, mga higante sila. Hindi natin sila matatalo. Pero positibo ang pananaw ni Caleb at saka ni Josue. Maganda doon. Sagana doon. Okay na okay doon. Ipinangako sa atin niya ng Diyos. Tayo na, puntahan na natin. Mga kapatid, totoo po ang sinasabi, bago pa nila marating, alam na po ni Moses na sagana ang lugar ng lupang pangako. Ito'y warning po sa mga Israelites. Kapag sila'y sagana na, kapag sila'y nagtagumpay na, at naroon na sila sa rurok ng tagumpay, huwag mong kalilimutan ang Diyos. At ito rin po ang laging paalala sa ating mga Kristiyano hanggang sa ngayon. Kung magtatagumpay ka man, kung bibigyan ka man ng tagumpay, ng pagkakataon ng Diyos magtagumpay, huwag mong kalilimutan ang Diyos. Sabi po sa verse 8, sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo, at pulot. Lahat ng kanilang pangailangan, nandun na po. Nandun na. Verse 9, sabi po dyan, doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng mga bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Lahat po ay nandoon na. Nandoon na. Ano po ang pwedeng mangyari kung sasagana ang buhay ng mga Israelita? Ano po ang mangyayari kung sasagana ang buhay ng mga Israelita?
Nakita ho natin sa later part ng history ng Israelites. Ano pong nangyari sa kanila? Mayroon pong nanatili sa salita ng Diyos. Alam po natin yan. Pero malaking porsyento, kinalimutan nila ang aral na nagmumula sa Diyos. Marami sa kanila sumamba sa Diyos-Diyosan. Marami sa kanila ginawa ang mga bagay na bilin sa kanila na huwag niyong gagawin. Mga kapatid, ang promise ng Diyos sa Israelites ay pampisikal na promise. Physical. Pero pinaghanda sila ng Panginoon sapagkat ang Israelites ang itinakda ng Diyos noong unang panahon para dalhin ang kanyang pangalan sa iba't ibang panig ng mundo. Para ipakilala ang Diyos. Ipakilala si Yahweh na ang totoong Diyos ng buong mundo ay walang iba kundi si Yahweh. Nag-fail ang mga Israelita. Hindi nila pinakinggan ang salita at ang aral na ibinigay sila sa kanila ng Diyos. Ngayon po, nakalimutan ng mga Israelites ang aral na itinuro sa kanila ng Panginoon. Dahil sa panahon na nandoon na ho sila, alam nila na lahat ng kailangan nila ay naroon na. Tayo po mga kapatid, mga Kristiyano, ang bagong henerasyon, bagong community na itinatag ni Kristo na magdadala ng kanyang pangalan. Hindi nga po tayo mga Hudyo, hindi nga po nga tayo mga Israelites. Pero pag inaral po ninyo ang Biblia, sabi ng Roma chapter 1, chapter 2, chapter 3, wala nang pagkakaiba ang mga Hentil at saka mga Hudyo dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo po, pinag-isa niya na ang lahat ng mga tao nakipag-isa sa Kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang sino mga nakipag-isa kay Kristo ay Kanyang binihisan ng bagong bihis. Ito'y bagong bihis sa kung saan ito po yung Kanyang tatak. Ito po yung banal na Espiritu na itinatak niya sa bawat isa na magdadala ng pangalan kahit saang lugar siya pumaroon. Siya ay Kristiyano, siya ay disipulo ni Kristo. Na hindi siya gagawa ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang tanging gagawin niya lamang ay yung mga kalooban ng Diyos. Ikaw at ako po yung mga kapatid. Kung ating pong papansinin po, sabi na po ng Kawikaan chapter 30, verse 8 to 10, pabalik. Yan. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matutong magnakaw at ang pangalan mo ay malapastangan. O malapastangan. Mga kapatid, alam ho, nung may akda ng kawikaan ito na ang pagyaman o ang pagmasaganang buhay ay pwedeng maging mitsa na lumayo ka sa Diyos. Kaya po paalala po sa mga Israelites, mapalad po, hindi ho lahat ng Israelita pinanghawakan ang salita ng Panginoon. Pero makita pa rin ho natin, mayroon pong mga ilang Israelites na nakatawid sa pamantayan ng Diyos. Tayo po ang mga bago ngayong henerasyong itinatag ng Panginoon, ang kanyang community, which is His Church, Ecclesia. Ikaw at ako, ang bagong magdadala ng pangalan ng Panginoon. Tama po, ang Israel ay pinangakuan ng Diyos ng promised land. Pero ho yung physical na promised land. Si Kristo po ay nangako, hindi po physical na pangako, kundi spiritual na pangako. Ano po yung pangakong yon? Buhay na walang hanggan sa langit.
Ito po ang tinitingnan ng mga Kristiyano ngayon, yung promised land na yon, kasama ang Diyos. Tayo po habang naglalakbay sa mundong ito, bilang isang Kristiyano, ito po yung paghuhubog ng Diyos. Kaya kung may pagsubok man, kung may merong suliranin, mga disyerto ng buhay o wilderness ng buhay, sabi po ng James chapter 1, verse 2 to 4, ang mga pagsubok ay ginagamit ng Diyos para patatagin ang ating mga pananampalataya. Para hindi magupo, kundi patatagin ang ating mga pananampalataya. Hindi ho katulad ng mga Israelites nung sila po'y nakaranas ng mga suliranin sa panahon po nung sa disyerto o sa wilderness. Ang sabi nila, Moses, ibalik mo na lang kami sa Ehipto. Wala ditong tubig, wala ditong pagkain, ibalik mo na lang kami doon. Alam po natin, ang Egypt ay nagre-represent ng old life. Bilang isang Kristiyano po, hindi na natin kailangan balikan ang ating old life. Manatili tayo, saan po? Sa ibinigay na, ng Diyos. Mamuhay ng naaayon sa kanyang kabanalan. Epeso chapter 2, verse 10. Ano po yun? Kabutihan na itinakda ng Diyos. Sapagkat tayo pong bilang mga Kristiyano, unti-unti niya po tong tayong hinuhubog ayon sa mga positibong bagay na itinakda ng Diyos. Bakit po? Sapagkat pagdating ho natin sa langit, wala ho na doon mga negative. Wala na ho doon negatibong bagay. Kaya ngayon pa lang po, inihahanda tayo ng Panginoon. Ikaw at ako ay mamuhay sa positibong pamumuhay na itinakda ng Diyos. Ang wilderness ay nagsisimbolo ng paghuhubog at pagtuturo ng Diyos sa kanyang hinirang na bayan upang maging carrier ng kanyang kadakilaan. Ngunit po, nag-fail ang Israel. Kaya po, itinatag ng Panginoon ang bagong community na magdadala ng kanyang pangalan. Ito ay ang kanyang iglesia o yung kanyang church. Kaya po, darating sa ang panahon, sinasabi ho ng Revelation, magkakaroon po ng kasalan sa langit. Sino po ang ikakasal doon? Si Kristo at ang kanyang iglesia. Ang church. The bride of Christ. The church. Kaya ang sino mong nakipag-isa kay Kristo ay kasama po sa universal church. Universal, what is this? Universal. That is Catholic. Hindi po Roman Catholic, kundi Catholic universal. Ikaw at ako ang kanyang bagong community na magdadala ng kadakilaan ng Diyos. Bilang kanyang pinili, maaari ding padaanin ng Diyos sa wilderness ang ating mga buhay para ho tayo matuto. Magtiwala sa Kanya. Hindi lang ho physical na pagpapala ang ating tatamuhin. Higit sa lahat po ay spiritual na pagpapala. Mga kapatid, iisa lang po ang ating destinasyon. At ito po yung tinuturo ng Biblia sa mga taong sumasampalataya kay Kristo. Minsan pa po, akin pong inanyayahan ang akin pong may bahay para po tayo ay isang makapakinig po tayo ng isang mensahe ng Diyos na patuloy po tayong magtiwala ng lubos at kilalanin ang Diyos sa ating buhay. Ang mga tala tila ba lumulutang at ang mga dahon lagi lang kay luntihan tila ba may isang takin ang may likha nag-aaruga at nag-aalaga at ang mga ipon di man lang nagugutom laging may awit sa umaga matapon mayroon kayang
isang tunay na may lika. Sa akin may gawa at nag-aalaga. Sino ka man, Diyos ni Jacob at Abraham? Sino ka man, likha mo ang kalangitan? Dinggin ang awitin ko, dasal ng isang puso, naniniwalang ikaw ang Panginoon. Ba't ang mga ibon di man lang nagbubuto, laging may awit sa umaga at hapon. Mayroon kayang isang tunay na may likha? Sa'kin may gawa at nag-aalaga. Sino ka man, Diyos ni Jacob at Abraham? Sino ka man, likha mo ang kalangitan? Dinggin ang awitin ko, dasal ang isang puso, naniniwalang ikaw ang Panginoon. Sino ka ba, Diyos ni Jacob at Abraham? Sino ka ba, likha mo ang kalangitan? Dinggin ang awitin ko, dasal ang isang puso, naniniwalang ikaw ang Panginoon. Naniniwalang ikaw ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, magpatuloy ho tayo kahit na sa panahon ng ating wilderness ng buhay. Naghihintay ang Panginoon sa kanyang mga anak. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tunay po, O Diyos, na pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito na muli mo kaming pinagsama-sama upang patuloy na magpuri, magpasalamat at sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na siyang nagpaalala sa amin, Panginoon, ng iyong kadakilaan, kabutihan, kahit sa panahon, Panginoon, na kami ay nasa ilang, nasa wilderness ng aming mga buhay. Dakila ka nga, O Diyos, higit sa lahat ng mga bagay at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Marapat na kami magtiwalang patuloy sa iyo at isalig ang aming pagtitiwala sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Purihin ka po, dakilang Ama, dalangin namin ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa aming pong pag-uwi, patungo sa aming mga tahanan. Samahan mo kami, Panginoon, sa isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, ikaw po o dakilang Ama ang aming siyang mabigyan kapurihan, malubalhati at mapapurihan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Gayun din ang iyong pagkilos at pagsama sa aming pananghalian sa tanghaling ito kasama ng aming mga pamilya, sa aming kani-kanyang mga tahanan. Nawa ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Pasalamatan ka, Panginoon, sa iyong mga biyaya na sa amin po iyong iginagawad. Purihin ka po, dakilang Ama. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinakamamahal, lumayo sa mga ating lahat na pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan buhas sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.